may ulan ng investigation sa pagkamatay ko. Diba? Susunod na lang yung investigation sa pagkamatay nila. Kasi klaro naman yun kung papatayin ako. Clear naman yun na hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako. Ibig sabihin, in the first place, meron lang threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. In fact, hindi ko naman sinabi kanina, tanongin ako noong kung sino man yung nagtanong kanina about Oplan hurting Inday Sara. Ano ba yung pangalan ng Oplan na yun? Oplan Romano. Oplan Romano. Iba naman yung naririnig ko. So, yun. Yeah. It was clear. It's the same as itapon ng bangkay sa West Philippines. Talking about doing it is not actionable. The same. You're only thinking about it and talking about it. It's different if you actually do it. But then again, when that happens, may una ng investigation sa pagkamatay ko. Diba? Susunod na lang yung investigation sa pagkamatay nila. Kasi klaro naman yun kung papatayin ako. But, they dismiss it as nothing. They don't really care kung ano yung concerns ko. But, right now, as you said, yung katulad kay Garma, she already expressed kanina. Sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the vice president. And I told her, okay. Sabi niya, I want to go home to my mother. Sabi niya, pag natapos na ito, yung paghahanap sa akin, I will resign. And I will go home to my mother. I just want to be with my mother. Kanina, gusto niya, pag-iusapan namin lahat, na iuwi siya sa mama niya because her mother cannot travel. Because of old age limitations. Naiuwi namin siya sa mama niya. And then sinabi ko, alam mo, at this point, that is truly impossible. At sinabi ni Tita Nina, tapusin mo yung check-out. So yes, on that point, nanalo si Martin Romualdez. She's resigning. Tapusin lang niya yung hearing.